Maraming salamat sa ating member at shoutout sa inyo. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa akin at pagmamahal sa ating mga channel. Sa ating mga idol na laging naghihintay sa ating mga upload, maraming salamat sa inyo. Hindi pa ako lubusang gumaling pero lumalaban ako para sa inyo mga idol para makapag-upload pa rin tayo. Simulan na po natin ang ating kwento. Pinatawag na rin ng albularyong si Tatay Dadoy ang grupo nila ni Arturo. Sa mga ganitong bakbakan, malaki ang maitulong ng mga rebuilding aswang na pinamumunuan nitong si Arturo, ang tinataguri ang pinakamalakas na aswang doon sa isla. Sa araw na iyon, agad nang nagpupulong na ang mga ito at kasama na doon ang mga bata. Nandoon ang mga ito sa bahay ni Tatay Dadoy sa lugar ng sinawahan. Kasama din sa pagpupulong na iyon ang dalawang mayor na sa mga pagkakataon na iyon sobrang nag-alala sa kalagayan ng mga taong nandoon sa lugar ng haro. Nandoon na din ang mga inutusan nitong si Caberting galing sa bayan ng Tabas para humingi ng tulong kay Tatay Abito at Tatay Dadoy. Kailangan natin na kumilos agad. Kailangan na hatiin natin ang ating pangkat sa tatlong grupo. Isang pangkat ang magpunta doon sa bayan ng Tabas para tumulong doon sa pakikipaglaban sa mga rebelde. Isang pangkat naman ang magpunta doon sa kabilang bahagi ng lugar ninyo, Mayor Lito. At ang isa pang grupo ang siyang papasok mismo doon sa lugar ng haro at magliligtas doon sa mga nabihag ng mga rebelde. Pagkatapos, saka na natin pulbusin ang lahat ng mga ito kapag wala na silang hawak na mga bihag. At ang mga gagawa sa mga bagay na ito ay ang grupo ninyo, Dudong Botsok. Mas malakas ang mga kakayahan ninyo at mas nakakaangat ang mga karunungan ninyo sa pakikipaglaban. Mayroon din kayong mga kakayahan na tulad ng mga espila. Malaki ang pagtitiwala ko sa inyo na kaya ninyo ang misyon na ito. Matapos ang kanilang pagpupulong, mabilisan ang kumilos ang mga ito. Kanya-kanyang lakad na ang kanilang grupo at nagmamadali ang mga ito sa kanilang mga kilos at galaw. Sina Tatay Dadoy naman kasama sina Tatay Abito, Papa Gurio at Tatay Damaso, mabilisan na nagtungo ang mga ito doon sa bayan ng Tabas para tulungan ang grupo nila ni Pablo. Ang grupo naman ng mga rebuilding mga aswang agad na sumama ang mga ito kay Mayor Lito at Mayor Titing sa pagbabalik doon sa kabilang bahagi ng bayan ng Bugo. Ang grupo nila ni Arturo ang tutulong naman kina Tatay Lucio at Adolfo na protektahan ang kabilang bahagi ng lugar at harangin ang gagawin na muling pag-atake ng mga kalabang rebuilding tagtad. Samantalang ang grupo naman nila ni Butchok, mabilis nang kumilos na din ang mga ito. Mabilis na nagpunta ang mga ito doon sa gilid ng mga kakahuyan na sakop ng kabundukan ng sinawahan. Kasama ng batang si Butchok, ang kanyang mga matatalik na mga kaibigan na sina Nonoy, Kimba, Toto at itong si Arid. Ang plano ng mga bata, papasukin nila ang lugar ng haro sa pagkagat ng dilim. Ang gagawin lamang ng mga ito, soyurin ang buong lugar at maghahanap ng maaring buhay pa at maaring nabihag lamang ng mga rebuilding kalaban nila. Nagpaabot kasi ng mensahe kanina itong si Commander Abubakar sa grupo nila ni Mayor Titing at Mayor Lito na nagsasabi na may mga nabihag sila at kung gusto ng grupo nila na mabawi ang mga ito ng buhay kapalit ng kanilang kalayaan ay ang pakikipag-usap nitong si Mayor Titing doon sa mga rebelde. Ang grupo naman ng misyonaryo na pinamumunuan nitong si Supremo agad na aalalay ang mga ito doon sa mga bata. Sila din ang magsisilbing aatake doon sa mga kasamahan ng mga rebelde na subukan na magpadala ng supply padaan sa mga ilog papunta doon sa kanilang mga kasamahan sa lugar ng haro at makakasama din ang kanilang grupo doon sa mga bata sa gagawing
pagsalakay doon sa mga rebuilding tadtad sa oras na mabawi na ng grupo nila ni Butchok ang mga nabihag ng mga tadtad. Lumipas ang ilang mga oras, papagabi na sa mga sandaling iyon, kasalukuyan ng nagtatago pa ang grupo nila ni Butchok doon sa mga kakahuyan na nasa paanan ng bundok. Samantalang ang grupo naman nila ni Supremo, agad nilang sinundan ang mga nasipat na grupo ng mga rebuilde na lihim na dumadaan doon sa ilog. Hinala ng grupo ng mga misyonaryo, maaaring pabalik ang mga iyon sa bundok ng Pitos o maaaring magpunta doon sa bayan ng Tabas. Plano ng mga ito na iligpit ang mga rebuilde at nang mabawasan na din ang bilang ng mga masasamang rebuilde doon. Alas 8 ng gabi nang lumalaganap na ang kadiliman sa buong lugar, dahan-dahan na din na kumilos sina Butchok. Agad na umibis ang mga ito papasok doon sa lugar ng Haro. Nasisipat na nila ang kinaroroonan ng mga bantay dahil kanina pa nagmanman ang mga ito doon sa buong lugar. Plano ng mga ito na doon na dumaan sa mga palayan, kailangan din nilang magkarga ng mga malalakas na mga usal na sabulag at pambakod para siguradong walang makakapansin sa kanila at hindi sila makikita. Paalala ni Butchok sa kanyang mga kasamahan, kami lamang ni Nonoy ang papasok doon sa mga kabahayan, Kimba. Aalalay lamang kayo sa amin at magtatago muna kayo doon sa gilid ng mga palayan. Tandaan niyo ito, hanggat maaari, hahayaan muna natin ang mga bantay sa paligid. Hindi pa oras para patayin ang mga ito. Saka na lamang kapag matiyak natin na ligtas na ang lahat ng kanilang mga nabihag. Kaibigan na Tutok, doon ka na maghintay sa amin doon sa mga sagingan. Kapag makuha na namin ang mga nabihag ng mga rebuilding ito, ikaw na ang bahala para agad tayong makakatakas. Matapos ang kanilang pag-uusap, mabilis na kumilos na ang mga ito. Sina Butchok at Nonoy, gamit ang mga pintuan na portal ng bata, agad na silang nagpalipat-lipat ng pwisto papunta doon sa mga kabahayan ng napakabilis at walang nakakapansin. Pulido na din ang mga usal na sabulag at mga pambakod ng mga ito. Kakaibang antas na ng mga usal ang kanilang ginawa dahil alam ng mga bata na mayroong mga matatandang sungayan ang kaya pa rin silang maramdaman. Samantalang itong si Tuto, singbilis ng hangin na tumakbo ang bata doon sa gilid ng palayan habang papayuko. Papunta itong si Tuto doon sa mga sagingan. Hindi na inalintana ng bata na may mga nakabantay doon. Umihip lamang sa hangin itong si Tuto habang tumatakbo sabay ng pagbabanggit ng mga banyagang salita. Nang masigurado nitong si Tuto na tinamaan na niya ng malakas na sabulag ang mga nakabantay doon na mga rebuilde, malayang narating ng batang commander ang sagingan at agad na naglatag ito ng mga usal para harang sa kanya. Tulad ng kanilang plano, inaabangan na nito ang paglabas nila ni Butchok doon sa mga kabahayan. Galing sa kinaroroonan nitong si Tuto, kitang-kita niya ang mga nagkalat na mga rebuilde doon sa paligid. Kita din niya at ramdam ang mga presensya ng mga aswang. Samantalang sina Kimba naman at Arid, mariin ng minanmanan ng dalawang magkakapatid ang kabilang bahagi ng lugar. Sinisigurado ng mga ito na walang makakapansin sa grupo nila ni Butchok sa mga sandaling makakabalik na mga ito at kasama na ang mga nailigtas na mga bihag. Samantalang sa kabilang banda naman, habang nandoon ang mga bata sa kaloob-looban na ng lugar ng Haro, naabutan na din nila ni Supremo ang mga rebuilding tagtad na dumadaan sa gilid ng Sapa. Mahigit sa 10 ang bilang ng mga ito at akmang papaakyat na sana doon sa lugar ng Pitos. Mabilis na inaabangan na nila ang mga ito. Mariin na bilin itong si Supremo sa kanyang mga kasamahan. Patayin na natin ang mga ito bago pa makabalik doon sa Bukirin. Ngunit kinakailangan natin na tapusin ang mga ito sa tahimik na paraan.
Papatayin natin ang mga ito gamit ang ating mga matatalas na mga armas. Sinang-ayuna naman agad iyon nitong si Abner. Hindi pa kasi kalayuan ang kanilang kinaroroonan galing doon sa lugar ng Haro. Baka may mga makakarinig pa sa mga putukan kung gagamitin nila ang kanilang mga baril. Sisiguraduhin din ng mga ito na hindi makapagpaputok ang mga rebuilde at hindi makagawa ng anumang ingay ang mga ito. Itong si Hidalgo at Tatay Miroy nakahanda na ang kanilang malalakas na mga tigalbo para siguradong agara nilang mapapatay ang mga rebuilding taddad. Batid nilang may mga karunungan din ang mga ito, kaya siguraduhin nilang maunahan nila ang mga ito. Ilang sandali pa, papalapit na ang mga ito sa kanilang pinagtataguan. Napakatahimik din ng kilos ng mga rebuilde na halos hindi din gumagawa ng anumang ingay ang mga ito, pati na ang kanilang pagtapak sa lupa. Ngunit nang mapatapat na ang mga rebuilde doon sa kanilang kinaroroonan nang suminyas na itong si Supremo, agad nang ibinato na ng dalawang mga antingero ang kanilang mga usal kasabay ng pag-indak ng mga ito sa lupa ng tatlong bisis. Nagulantang ang mga rebuilde at napamura ang mga ito nang mapagtanto nilang may mga gumagawa sa kanila ng mga malalakas na tigalbo. Agad kasi nilang nararamdaman ang pamamanhid ng kanilang mga katawan. Sa 14 na mga rebuilde, siyam agad sa mga ito ang tinamaan ng matindi. Umabot pa nga sa puntong hindi na kayang mayangat ng mga ito ang kanilang mga paa. Agad na napapaigik ang dalawa sa mga ito nang mayroong biglang umatake sa kanila galing doon sa itaas ng puno ng kahoy. Napakabilis nito na sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na itong nakakalapit sa kanila at nagpakawala ng mga pagtarak gamit ang mga matutulis nitong mga kuko. Nagsitalsika na lamang ang mga dugo at nasipat ng mga rebuilde ang isang aswang na hawak ang dalawang mga puso ng kanilang mga kasamahan na dinukot sa kanilang mga dibdib. Ang aswang na iyon ay walang iba kundi ang kapatid nitong si Arturo na si Abner. Bago naman makahuma ang iba pa sa mga ito, agad na nakakalapit na din si Leo, Supremo at Hidalgo, at agad na pinagtataga ang liig ng mga rebuilding tagtad. Samantalang ang kasama nilang albularyo na si Tatay Meroy patuloy itong gumagawa ng mga malalakas na usal na pamako para siguradong hindi makakawala ang mga rebuilding tagtad. Ang tatlo naman doon sa mga rebuilding, bago pa sila mapatay ng grupo ng misyonaryo, mabilisan na nakagawa ang mga ito ng mga usal na pangwasak. Ngunit ang isa sa mga ito, biglang dinamba nitong si Abner at walang habas na itinarak ng aswang ang kanyang mga matutulis na kuko sa liig at dibdib nito na naging dahilan para sa agaran nitong pagkamatay. Sa gitna ng bakbakan, napaigik naman itong si Leo dahil nagawa naman ng isang rebuilding na mapatamaan siya ng pagtaga. Kahit na nakakaiwas siya, tinamaan pa rin siya sa kanyang balikat. At pagkatapos, mabilis na gumulong ang rebuilding tagtad padaos-dos pababa para sana makatakas. Agad na wika nitong si Abner sa kanyang mga kasama. Ako na ang bahala sa isang iyon, Supremo. Hindi ko hahayaan na makatakas ang isang iyon sa kanyang kamatayan. At pagkatapos, napakabilis na lumundag itong si Abner doon sa sanga ng puno ng kahoy at dumiritso na ito doon sa kanyang kalaban. Napamura pa nga ang rebuilding tagtad nang biglang bumagsak ang aswang na si Abner sa kanyang harapan. Wika agad itong si Abner. Ang lakas ng loob ninyong gumawa ng mga kasamaan. Ang taas din ng pangarap ninyo para babalakin ninyong manakop. Baka nakakalimutan ninyo kung anong klaseng isla kayo nakatungtong. Hindi ito Mindanao Rebuilding. Isla ito ng mga mababangis na mga nilalang. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo ang sakit ng kamatayan.
Mabilis na gumagawa ng usal ang rebelde habang nagkarga na rin sa kanyang tangan na mucha. Ngunit bago pa iyon magawa ng tuluyan ng rebelde, biglang dumapa itong si Abner sa lupa sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. At pagkatapos, napakabilis na nitong tumalon. Sa bilis pa nga nitong si Abner, napadilat na lamang ang mga mata ng rebelde at hindi makapaniwala na biglang nawala na lamang itong si Abner sa kinatatayuan nito. Bago naman siya makakilos, may nararamdaman siyang hapdi sa kanyang liig at iyon na ang katapusan ng rebelde. Bago pa kasi ito makakilos, tinamaan na ito ng pagkalmot ni Abner sa bilis at lakas ng pag-atake nitong si Abner. Kamuntikan pangang kumalas ang ulo nito sa katawan. Nang makabalik na itong si Abner doon sa kanyang mga kasamahan, napatay na din ang mga ito, ang lahat ng mga rebuilding tagtad. Agad na wika nitong si Supremo sa kanyang mga kasamahan. Dalhin natin ang mga bangkay ng mga ito doon sa paanan ng bundok. Saka na natin dalhin ang kanilang mga bangkay kay Mayor Titing at Mayor Dito kapag tapos na ang misyon nila ni Dudong Butsok. Matapos iyon, agad nilang binitbit ang mga bangkay ng mga ito. Tigda dalawa at tatlo ang kanilang mga pasan-pasan na mga katawan at dinala ang mga ito doon sa paanan ng bundok ng sinawahan kung saan doon sila maghihintay sa pagbabalik ng grupo nila ni Butsok. Sa kabilang banda naman ng lugar, walang kahirap-hirap na narating nila ni Butsok at Nonoy ang kalugluuban ng mga kabahayan. Sa mga pagkakataon na iyon, muling humiling itong si Butsok sa kanyang gabay na ungga na tulungan ang mga ito sa paghagilap doon sa mga kinaroonan ng mga taong nabihag ng mga rebuilding tagtad. Kung susumahin, kaya naman nila na mahagilap ang mga iyon, ngunit sobrang nag-iingat lamang itong si Butsok. Dahil sa isang pagkakamali lamang, maaaring kamatayan ng mga bihag ang magiging kapalit. Malakas ang kakayahan din ng ungga. Malakas ang kakayahan nito bilang espiya. Kaya nitong makapaglibot doon na hindi kayang maramdaman ng mga matatandang aswang. Agad naman na tumugon ang kanyang gabay. Agad itong nagpapakita sa kanila. Agad na nagpapakita doon ang maliit na tao at walang inaksayang sandali na ito. Mabilis na itong nawala sa kanilang harapan at sinimula nang libutin ang lahat ng mga kabahayan doon sa lugar. Sa mga pagkakataon na iyon, nakatago ang dalawang mga bata doon sa mga ugat ng malaking puno ng kahoy na nasa gilid lamang ng isang bahay. Pulido pa rin ang kanilang mga bakod na usal at mga harang. Galing sa kanilang kinaroroonan, kitang-kita nila ang mga pwisto ng mga rebuilding tagtad at ang kinaroroonan ng mga aswang na sungayan. Sa isip ng dalawang bata, gustong-gusto na ng mga ito na atakihin ang mga iyon. Ngunit hindi pa ngayon ang tamang pagkakataon. Sa mga oras na iyon, mabilis nang naglilibot ang gabay na ungga ng batang si Butsok. 5 minuto lamang ang mga nakalipas, agad naman itong nakabalik sa kanilang kinaroroonan. Ibinalita agad nito ang insaktong kinaroroonan ng mga bihag ng mga rebuilding tagtad. Matapos na makapag-usal ng pasalamat itong si Butsok, agad na muling kumilos na ang mga ito. Naglaho na din doon ang kanyang gabay. Padaan na naman sa mga portal itong si Butsok kasama itong si Nonoy. At walang kahirap-hirap na nakakalapit agad ang dalawa doon sa dalawang malaking bahay na kinaroroonan ng mga nabihag. Hindi naman ganun kadami ang mga nagbabantay doon, kaya sa muli, agad na nakakapasok na ang mga ito doon sa kalugluuban ng dalawang kabahayan. Doon sa isang bahay, 5 lamang ang mga taong nandoon, habang doon naman sa kabila ang pinakamarami na umabot sa mahigit sa 10. Kitang-kita din agad ng dalawang mga bata ang sobrang paghihirap na pinagdadaanan ng mga bihag sa kamay ng mga aswang at mga rebuilding tagtad. Nag-iisip ng panibagong paraan itong si Butsok. Sa dami kasi ng mga bihag doon, imposibleng madadala nila ang lahat ng mga iyon sa isang pagtakas lamang. Makalipas ang ilang mga sandali, nakaisip na ng paraan itong si Butsok. Agad
na inilipat nila ang limang mga bihag papunta doon sa isa pang bahay para magkakasama na ang mga iyon doon. Habang inutusan nitong si Butchok itong si Nonoy na balikan ang grupo nila ni Toto, Kimba at Arid at pati na ang grupo ng misyonaryo dahil aatake na sila sa mga ito. At naiiwan naman itong si Butchok doon sa isa pang bahay kasama ang mga bihag para siya ang magsisilbing bantay doon sa mga ito. Mahihirapan kasi silang madala ang lahat ng mga bihag palabas ng lugar ng Haro na hindi nakikita at napapansin ng kanilang mga kalaban. Samantalang ang mga bihag naman, hindi makapaniwala ang mga ito sa bigla ang pagsulpot ng dalawang mga bata doon. Ang inaakala pa nga ng mga ito ay katapusan na nila. Kaya kahit na mahina ang kanilang mga katawan, agad na nakikisama ang mga ito sa mga inuutos nitong si Butchok.